programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Masama pakiramdam? O ayaw mo lang talaga planuhin tong kasal natin? Welcome back muli dito sa aking munting channel, mga kaabot kamay na pangarap. Tumawag nga itong wedding coordinator ni Michael upang ipaalam na saktong-sakto ang nakuha nilang date sa kanilang kasal. At agad naman na ibinalita ito ni Michael at pinuntahan itong Selenette na kinakailangan daw nilang umalis at puntahan itong simbahan para mapa-schedule na agad-agad itong ang kanilang kasal. Subalit ay parang hindi nga ito handa itong Selenette at sinabi niya man dito kay Michael na ipagpaliban na muna nila ang kanilang pag-alis ngayon. O baka bukas na lamang daw dahil masama nga itong pakiramdam ni Lynette. At tila hindi naman naniniwala itong si Michael sa mga sinasabi naman ni Lynette. Dahil sa tingin ni Michael parang wala naman daw itong balak si Lynette na asikasuhin daw itong kanilang kasal. At ipinagtanggol naman ni Lynette ang kanyang sarili sa pag-aakusa dito ni Michael na hindi daw iyon totoo. Upang hindi na humaba pa ang kanilang pagtatalo, inaya na nga ni Cromwell itong si Michael na mag-usap nga sila dito sa baba. At dito naman na ipinaliwanag ni Cromwell ang mga dapat gawin dito ni Michael na huwag daw padalos-dalos at huwag masyadong bilisan, baka daw ay nabibigla nga itong Selenette. At dito naman din nagmamaktol itong Selenette dito kay Josa na sakal na sakal nga daw siya dito naman kay Michael na bakit agad-agad naman daw porket nagpropose na nga itong si Michael dito kay Lynette ay agad-agad na nga itong magpapakasal. At dito naman na nagdadalawang isip na nga ito ngayong Selenette. At dito na rin na tinanong ni Annalyn Santos itong kanyang ina na napipilitan lang ba itong si Lynette na tanggapin itong si Michael dahil nandoon nga silang lahat itong si Annalyn at ang kanyang lola upang hindi nga mapahiya itong si Michael. At inamin naman ito ni Lynette. At dahil sa desisyon nga ni Lynette na tanggihan nga itong si Michael, dito na kaya yan masasaktan ni Michael itong si Lynette at masasampal niya ito dahil sa tingin ni Michael na parang ginagamit lamang ni Lynette itong si Michael. At kung natatandaan natin, ito namang si Michael ang sabi dito kay Lynette na pwede daw siyang gamitin upang tigilan na nga siya dito ni Moira. Subalit ay parang lumabas na nga ang tunay na kulay at totoong ugali ni Michael dito nga. Yan natin masasaksihan at lalo pa't sinugod ni Michael itong si Dr. Tanyag at alam niya na nagkikita pa rin daw sila ni Lynette at hindi pa rin daw tinitigilan ni RJ itong ang si Lynette at narinig naman ito ni Moira. At dito na yan lalo titindi ang galit at inis ni Moira dito naman kay Dr. Tanyag at Lynette. At ang pag-iinita ni Moira walang iba kundi ito na namang si Annalyn Santos dahil ito na lamang ang kanyang palaging nakikita dito nga sa kanyang ospital na nagdatrabaho nga itong si Annalyn. Kaya ng ating pakatutukan, mga kaabot kamay na pangarap, kung talagang aayaw na nga ba ng tuluyan itong si Lynette dito nga sa kasalan nila ni Michael. Yan lang po at marami pong salamat.